isinagip ng mga otoridad ang 20 babaeng biktima umano ng online human trafficking sa Parañaque City. Napag-alaman pang positibo sa COVID ang dalawa sa mga biktimang inilalako sa mga parokyanong Chino. Nakatutok si John Consulta. Sa baba pa lang ng bahay, tatlong babae na ang inabutan ng mga ahente ng NBI Rizal District Office sa isang exclusive village sa Parañaque City kahapon. NBI. Okay? Telepono. Arestado ang Chinese national na ito na si Kong Xiangxie. Sabihin lang po, inom lang ako ng tubig. Ay, inom lang tubig dito sa loob. Dito kami naman. Kanya-kanya ng dahilan para makalabas ang ilan, pero walang nakalusot. Pagdating sa second floor, tumambad na mga babae na may kanya-kanyang kama at pwesto. Ayon sa NBI, 20 babae ang kanilang na-rescue sa online human trafficking syndicate. Dalawa sa mga ito, mga menor de edad. Gumagamit ng online messaging app ang mga suspect na ang sulat ay Chinese para sa kanilang mga parokyanong Chino. Parang menu na pinapapili ang mga piling customer sa mga sexual favors na ipapagawa nila sa patitipuang Pilipina na door-to-door na iahatid sa bahay o hotel na pinili ng parokyano. Chinese in nationality or engaging Filipinas or Filipino women in prostitution and offering sexual services to mainland Chinese also. In fact, no Filipinos were entertained as customers, even Filipino-Chinese. Ayon sa NBI, may malaking peligro ang sexual exploitation na ito sa gitna ng pagkalat ng mga bagong variants ng COVID-19. Dalawa sa mga babae na rescue, nagpositibo sa COVID-19 antigen test. When you engage at the services of a victim, they will not show you a certification na negative sila sa swab test or antigen test. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga naresto habang ina-turn over naman sa DSWD ang mga narescue na babae. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.